Itong pagtitipon ng mga centers of excellence ay napaka-importante. It will determine the new trends for many years to come of where our fisheries industry is headed. Ito rin ang pamamaraan for us to know the real situation in many of our fisheries environment, kung ang exploitation ng fisheries is being properly addressed, ang depletion ng ating environmental support system is being rejuvenated. And I was very happy to hear that many areas are having their own detailed and very broad researches on the recovery of our environment. Napaka-importante ito kasi na-mention ko nga kanina yung policy pronouncement ni Secretary, katulad nung sabi niya bigyang pansin yun or bigyang halaga yung tinatawag na organic aquaculture, pag-develop ng mga environment-friendly technologies na actually sinasabi niya ang magandang sinasagawa ng Department of Agriculture ay yung establishment ng mariculture parks at mag-identify isang researchable, napaka-importanting researchable area yung identification of alternative source of feeds, no? Kasi ngayon ang isa talaga sa major kumbaga ingredient, feed ingredient ay yung fish meal. So if the fishery sector, itong lalo na ang public entities, no, government offices in charge of R&D can generate alternative feed source. And din ang isa pang pinagtutuunan siyempre ay yung effect ng climate change. So kailangan makadevelop ng long-term or short-term adaptation and mitigation strategies for fisheries and aquaculture. So ang Pilfin ay isang grupo of different schools, universities, presidente, mga presidente ng mga to come up with a, yun na yung direction na sinasabi natin, the goal of coming up with a fisheries project program sa Pilipinas para mapatibay natin ang ating R&D, yung extension natin, yung ating mga, yun na yung products of research that should be transferred or disseminated to the private sector for commercialization. Kaya itong grupo natin, kaya meron mga board of trustees na nagbubuo nito para yung may mag-guide sa lahat ng mga schools or participating agencies na rito ngayon. Meron sila yung direction. Yung direction kasi ang pinaka kung saan ba tayo pupunta as a Philippines. Na yan po ay sabi ko kanina na we should be more or less holistic in our approach. At the same time, ang Pilfin ay isa sa mga sabi natin matibay din na grupo dahil kasama natin ito ng it's a group of different school in the country na yan kita natin ngayon yung magtutulong-tulongan dapat sila ng resources, hindi lang sa UPB yung nangunguna. Pero the other schools na maliliit na hindi sila nakakaano ng mga estudyante nila, dapat tulungan natin yun mga yun. At siguro pag magkita natin yung direction natin, ang government natin siguro bibigyan din ng pundo yung mga schools na medyo mahina ang budget na patibayan yung kanilang curriculum, yung facilities, yung kanilang mga faculty members na mag-train ng specialization kagaya ng UP or CLSU. So ito yung nakikita natin na itong Pilfin, it's more or less to bring the issues here for future directions ng ating bansa sa fisheries. Ang objective talaga nito is to harness the resources from all these agencies and institutions to establish mga strategic partnerships, alliances, and come up with joint activities, mga collaborative work on research, exchange of information,
and training, mga joint activities in general. So we felt na it is better for a concerted effort to address many of our problems in the industry. Well, we've been cooperating with many of the institutions for quite a number of years, and hopefully from listening to some of the talks, we'll be able to identify more institutions which we would like to support. Many of these researches being undertaken now are lack cooperation from the private industry as well as funding. No? So we would like to fill in some of the gaps that will be helpful. Dito sa lahat po na kikinig dito sa MBN, na dito sa ngayon sa ating forum for tinawag na Philfin, ay sana ang lahat ng sektor ng ating fisheries from aquaculture, marine, commercial, and lahat po na post-harvest ay nakikita po natin itong forum nito ay magbibigay sa atin ng isang direction na sama-sama ang paglakbay natin, lalo-lalo sa ng ating industriya, sa research, sa education, sa extension, and production para ang ating bansa ay angat sa ating mga mamayan, mayroon sapat na pagkain, mayroon tayong pagkakitaan, lalo na sa employment, mayroon tayong sa protina, yung healthy nation, at hindi tayo magugutom sa ating resources dahil ang dami-dami tayong resources sa Pilipinas na yan dapat ay ma-develop. Ang dami. Pwede natin gawin yan mga commercial yung mga nandyan sa karagatan natin, sa ating lawa, na yan ay maparami at yan ay magiging basihan natin sa ating food production sufficiency ng bansa natin. I'd like to say to the Philfin members that in spite of the many problems that you are encountering, I really salute you for the efforts that you have exerted in trying to continue imparting important fisheries knowledge to the young. To the young people who are initially getting into this field and learning more about the beauty of our fisheries industry, I hope that you take this opportunity to learn from those who have put in so much effort to gather knowledge, to penetrate those unknown areas, and I hope many more students, many more young people would be excited by the possibilities of our fisheries industry. Ang aking huling mensahe ay ang inyong patuloy na pakikinig sa Mag-Agri Tayo, dahil napaka-importanteng malaman natin kung ano yung mga recent development, hindi lang sa pagsasaka kundi sa pangingisda.